our esteemed ambassador, His Excellency Jose Cabrera Duterte, and his family, Dr. Maita Cabrera, and Father Cabrera, Vice Consul Giselle and Mustaho, officers and staff of the Philippine Embassy, Migrant Workers Office and detached agencies of the government, officers and members of the Sangha Sulta in Kuwait, overseas Filipino workers who are here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, a pleasant evening to everyone. Greetings of peace to our Muslim brothers and sisters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I go any further, I would like to greet each and everyone. Idul Adha Mubarak. And it is both an honor and a privilege to be invited. Thank you for the organizers. Thank you for the invite. It's both an honor and a privilege for me to be invited to this momentous occasion. I've been told that this is one of the most important festivals in the Muslim calendar. It calls to mind or recollects the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son when God ordered him to. Am I correct? But I will not go into the details of what is written in the Holy Quran because I am not really familiar in the contents of the great book. Baka po matanong ako. But anyway, I will correlate the sacrifice to the many sacrifices of our OFWs abroad. As what Mr. Zulfikar said in his speech, OFWs endure a lot of pain, sufferings, of being away from your family. That is really something. You take the risk, you don't know what the future is in store for you abroad. You may nights into days, you work to death, so to speak. All those things, all those sacrifices, and those sacrifices cannot be easily glossed over. As a matter of fact, our government recognizes your sacrifices and your contributions to the country and the sacrifices that you make to give, to provide your families with a better future and your country a better future as well, and a better future for each and every Filipino. And because of that, we at the Department of Migrant Workers, the Philippine Embassy, DFA, the crew, the Philippine Embassy, and here at Post Migrant Workers Office, being the enforcement arm of the Department of Migrant Workers and the implementation of the Overseas Employment Program, and other attached agencies, the OWA, the SSS, and PAGIBIG, we provide services in order to ensure that you will achieve your objective of providing your family a better future. Kami po ay magsisilbi. At patuloy na magsisilbi para sa inyo, para isatatuparan po ninyo ang inyong mga pangarap para po sa inyong pamilya. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga basic services, let me reiterate. Meron po tayong verification of contracts. Yung balik manggagawa po, sinisigurado po natin na pagbalik niyo po dito sa Kuwait, meron po kayong trabaho at yung mga rights po ninyo, mga karapatan po ninyo ay nakapaloob po doon sa kontrata na aming biniverify. At kung sakasakali man po na magkaroon kayo ng problema legal, meron po tayong inibigay na legal assistance to our assistance to nationals. Hindi lang po yan mga medical, repatriation, and other forms of assistance. Ang OWA rin po
tumutulong para mag-provide ng mga welfare assistance, welfare services, and repatriation assistance doon sa mga active OWA members. Ipinopromote ko rin po, and I'm taking this opportunity to promote yung mga membership, yung OWA membership, and also yung government pension funds kagaya ng Pag-ibig and SSS na nagbibigay ng hindi lang ng social kundi other benefits na kinakailangan nyo or kinakailangan ng inyong pamilya. Ang OWA po, hindi lang mga benefits para sa members, kung hindi sa dependents, may scholarship program. Lahat po ng yan ay programa po ng ating gobyerno para matulungan po kayo na ma-achieve po ang inyong mga layunin para sa inyong pamilya. Kung sakasakali man po kayo ay umuwi sa Pilipinas for good, meron po tayong reintegration program every Friday po, except yung last Friday kasi meron po tayong event. Pero every Friday po, nagbibigay po tayo ng skills training in the event that you go back home for good at ma-reintegrate po kayo sa mainstream para maging productive na ma-reintegrate kayo sa mainstream ng society, ng family, and community. So nagbigay po kami before ng like yung beef tapa making, what else? Silog. Yung mga accessories, perfume making, skills training po na pwede nyong gamitin na mapagsimula when you go back home sa Pilipinas. At ito pong lahat na ito ay ibinibigay po natin para sa inyo dahil po nire-recognize, kinikilala ng gobyerno ang inyong mga contribution. At kung ano man po ang inyong mga pangangailangan, nakahanda po kami tumugon, meron po kami website mwqa.wifi.com. Mangyari lang po na bisitahin niyo yung website natin, nakalagay po doon ang mga programa, mga activities at mga policy updates po sa host government. May hotline din po tayo, meron pong WhatsApp account. Kung hindi man po masagot ng ating hotline handlers ang inyong mga tawag, pwede nyo pong i-text, pwede po kayong mag-message at tutugunan po natin yan sa mabilisang panahon. Again po, ako po bilang head ng Migrant Workers Office, I will continuously explore all avenues to provide each and every OFW the needed assistance in order to protect your rights and promote your welfare. Sama-sama po kami dito sa Philippine Embassy under the stewardship of our esteemed Ambassador, His Excellency Jose Cabrera III, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Migrant Workers Office. Kami po ay nangangako na tutulungan po. Mag-ibigay po kami ng agarang tulong sa inyo. Pag kinailangan niyo po kami, magsabi lang po, bukas po ang aming tanggapan. Bukas po ang tanggapan ng Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong lahat. In Mubarak, marami pong salamat sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay po ang magagawang Pilipino sa ibang lugar.